Hey guys, good morning, welcome back. So meron na naman tayong gagawin ngayong CRT TV lang. So maliit lang to, 14 inches yata to. So nahinang ko na to guys. Hindi ko na sana to i-video, pero maganda may share ko to sa mga katulad kong bago, no? So busy yung kasama ko dito, siyang paghahawakin natin ng camera mamaya. Gumagawa sila ng pangmeryenda namin. Bali yung kwento pala nito guys ay ganito. So yung tibing to ay dumating, ang reklamo nila is kulay blue yung screen at walang makuhang signal daw. Saksak ko muna, then power natin. Yan, pinower ko na, tingnan natin yung screen. Hintay-hintay lang, lalabas yan, yan ay siya oh. So makikita nyo kulay blue lang siya, pero meron kayong maaninag na tao tapos biglang magbu-blue. Yan o. Sa camera kasi medyo hindi maganda yung ano pagka blue nya. Ewan ko ba bakit ganun. Pero dito talaga sa monitor nya, blue blue. So yung sira nito guys ay pinagdudahan nila na ano, walang makuha daw na istasyon sabi nung may-ari. So mali. Ang sakit nito is may problema sa CRT. So ako naman, ang ginawa natin is nag-direct agad tayo ng palit ng transistor para mabilis sana, at saka isang resistor. So mali pa rin. So i-share ko sa inyo kung paano ko to nahanap yung sira. Sukatan muna natin guys para makita nyo, no? Panoorin nyo to at may makukuha kayong technique dito na ibibigay ko sa inyo. So ito, lalagay ko muna yung ground. Wala tayong cameraman, mamahintay natin siya. Op. Op, nalaglag. Yun, ay suksok na. So tingnan natin bakit nagkukulay. Nagkukulay blue. Ayun siya, blue pa rin, no? So tingnan natin yung tinatawag nilang KG, KR, at saka K-blue. K-blue, KB. Cathode blue, cathode red, cathode green. So tusukin natin. Kung makikita nyo, makintab tong ano, blue, kasi nag-direct na ako dito. Pero mali, kaya nandito na yung may-ari. Oh, ito ginagawa pa lang. Oh. De, tapos na to, kinukwento ko lang para babalikan natin mamaya. So paano natin malalaman 'yan? Wala na ako ha. Nililigaw na ako. So nandun pala yung kwento natin, yung makintab doon. Hinang ko na yan para malaman ko kung binablock ng tube. So hindi, so papakita ko rin mamaya yan. Tingnan muna natin boltahe. Eto, kita nyo meron kayong makususukat dito na 70 plus. So yung green naman ay 160. May KG doon, no? KG, KB, saka KR. So tingnan nyo, 159. Rounded na yan ng 160, pareha sila dun sa kabila, no? Sa mga bago, intindihin nyo na lang yung voltahe. Dun muna kayo sa voltahe muna magtutok. So ulitin ko ulit. 160, 159, at saka 76. So hindi normal yan. Ibig sabihin nun guys, ay nagdadrop yung blue. So kaya hinang ko to. So, ihahang ulit natin. Wala pa pala tayong tagahawak ng camera. Mamaya na siguro. So, sukatan muna natin yung ano, yung tatlong kulay. Ito yun, oh. Kung makikita nyo dito, mayroong tatlo dito, papunta dito. So, yung mga tatlo na yan, pupunta sa base ng transistor. So, medyo magulo pag may mga base-base pa, baka hindi alam ng bago. Sukatan na lang natin tong tatlo na nagko-control dun sa transistor, no? Tignan natin. 1.3 1.4, saka 1.3. O ibig sabihin guys, pantay yung kulay nya, pero bakit naglamang ang blue? Kasi dinadrop nito. So kinuwento ko na sa inyo kanina, nagpalit na ako ng resistor dito, itong 10k, kasi minsan open yan o kaya nagkakaroon ng magic dyan saka transistor, kasi hindi naman nagdadrop dito, dito lang siya nagdadrop, no? So wala pa rin. Ito yung pinakita ko na yata kanina eh. Ito yung pinalit natin, oh. So ganun pa rin. So no luck, pero ganito ang technique niyan.
Post ko muna guys para meron tayong tagahawak ng camera. So yan guys, papahawak na natin. Ito na yung cameraman natin, no? So yan, tutok mo. At ano, tuturo natin kung paano natin nahanap yung sira nito. So to guys, nahinang ko na to kasi nga plano ko dito, hindi ko na sana i-vlog, pero napaisip ako, i-vlog ko na lang kaya, dagdag videos ko pa. So, okay. Ayusin mo mo cameraman kasi pinagalitan tayo ng nakarang video. Ang likod-likod daw ng camera, ikaw yun may kasalanan ha. So, simulan na natin. So, nakita natin yung pagbabago dun sa KG, KR, at ano, okay na tayo dun, no? So, gagawin natin ngayon, patayin natin yung TV, tapos tanggalin natin to para mapatunayan sa inyo na baba pa rin ang voltahe. So, hinang natin yung tube. Ito yung tube, guys. Papunta yan dun sa tube. So, isaksak ulit natin yung TV. Kapag hinang natin yung tube na hindi pa rin siya bumaba, ay hindi pa rin siya tumaas. Tingnan natin yung voltahe dito, guys, ha. Ayan, 162, guys, diba? Yan siya, 162. Ngayon, ipapower natin. Power. Ayan, o. Kita nyo, guys, o, bumaba ng 45. So, bakit nagkakaganon? Kaya nga ang ginawa ko, pinalitan ko kagad ng resistor at saka transistor. Baka may leak o kaya open. So, wala pa rin. So, direct to the point na tayo para mahuli natin yung sira na to. No? Papakita ko sa inyo yung technique na to para makuha nyo yung idea dito. So, ganito ang gagawin natin. So, habang naka-under siya, ng ganyan, susukatan natin yung tatlong paa nung transistor. Tatlo talaga paa nun, ha? Transistor nga, kaya tra. So, ito yun, o. Oh. Ayan. So, ito siya. Ito, para dun sa kulay blue, para sa kulay red, para sa kulay green. O, magkabaliktad man, wala na tayong ano doon. Basta kulay yan, sa kulay. Transistor na nagko-control. So, nagdadrive pala. So, tuloy na tayo doon. So, susukatan natin siya. Simulan natin sa baba. Yung unang paa, mayroong 1.7. Transistor to, guys. So, yung tatlo na to. So, yung sumunod na paa, mayroong 1.48. Diba? Kita nyo, guys. So, ulitin natin. 1.8. 1.40. Nagbabago kasi nagbabago yung kulay doon. Hindi nakakaroon tayo. Meron kasi tayong antena, guys. So, sunod na paa. 1.6, nakita nyo yun? So, ganun din sa kabila. 1.7. 1.40. 1.4. Halos pareha sila, di ba? Kung napansin nyo. So, ulitin natin dito. 1.8. 1.7. 1.7 na lang, sabihin natin. 1.40, sabihin na lang natin doon. 1.6. 1.7. 1.40, sabihin na lang natin doon para tanggalin na lang yung 5. 1.4, halos parehas lang, 1.7, 1.4. Dito sa taas tayo. 1.7. Ito, ang baba, oh, kasi mababa na yung pumunta dito, ano. So, mababa, napansin nyo, kaya dito tayo tumutok. Tapos, yung huli, papansin ninyo, may 1.1. So, siyang pinakamababa talaga sa lahat. So, paano natin mahuhuli yan? Ganito, papatayin natin. Pinatay ko na, guys. So, hihinang ulit natin. Excuse me, natutuyuan na naman ang aking lalamunan. Hindi ko na sana ito i-vlog, guys. Pero naisip ko, dagdag video na lang. Nga pala, bago tayo magtuloy, batiin ko muna si Ismatic TV. Shoutout, sir. Kay Sir Chad Timing TV. Shoutout. At saka, ano pala, pasupport pala si ano, Picks and Review, si Sir Rafi. Paki-visit yung channel niya kasi malapit na siyang mag-graduate. Tulungan natin, guys. Marami kayong matututunan doon about sa ampli. Tutukan nyo lang yung channel niya. Marami siyang mga tips sa pagbili ng ampli at sa paggawa at pag-repair ng ampli. So, balik na tayo. So, tinanggal natin yung saksakan, guys, kasi wala na yung katay na. So, ganito siya kung paano nyo hahanapin ng sira. So, magdadayod tayo. So, nakadayod tayo ngayon, guys. Pwede rin yung ohms. Walang pinagkaiba yan kasi ang susukatin natin dyan is resistance. Sa akin, magdadayod ako kasi mas kabisado ko, ano? Ay, mag-focus, ha? O, yan. So, tingnan nyo yung tester ko, ha?
balik tayo dun sa tatlong transistor. Yung unang pa, mayroong 0.7, nakita nyo, patay yung TV guys ha, patay. Sumunod na pa, wala. Sumunod na pa, 0.2. Sumunod na pa, hindi, sumunod, pangalawang transistor na pala to. Sumunod na transistor, 0.7. Wala. 0.2, nasundan nyo guys. Saan yung transistor ko? So, ganito yung tinetester natin sa ilalim nyo, no? So, pag tinester natin ng ganyan, no? Yung tatlong paa nyan, na nakakabit, ito ang masusukan nyo. 0.7. Wala. 0.2. 0.7. Pangalawang transistor na to, guys. Wala. 0.2. Napansin nyo, guys, na parehas. Yung pangatlo, tingnan natin. Test tayo, cameraman. Mapapagalitan na naman tayo yun. Yan. So, 0.6. 0.7 kanina doon, no? Okay lang yung point, okay lang yun, walang problema doon sa 0.6 saka 0.7, okay lang yun, 0.1 lang naman. So ito, sumunod, wala, parehas, tama, parehas dito, wala din, no? Kahit dito, wala din. So yun, last na lang, ito na. Ayun, nakita nyo, tumunog na yung diode ko guys, so nag-buzzer na, short. So short siya guys, ngayon ang... Ngayon, mapapaisip kayo, bakit short to? Pinalitan ko naman na to. Good din ito, good din ninyon. So, gano'n na. Makikita nyo, dito siya na short. So, kung dito siya na short, ito lang ang susundan nyo. Yan. Babaybayin nyo lang yan. So, ang ginawa ko dyan, guys, dahil na pinpoint ko na short ito, dito ko na siya binaybay. Ngayon, nahuli ko siya, guys. Hinang ko tong una, nawala yung short, so try natin yun. Tutok mo lang muna. Sige lang, dyan lang tayo. Yan. Nga pala, pasalamat pala ako sa mga nanood dun sa uling video ko. Salamat guys ha. Nga tayo, kameraman. Napapalo tayo ng mga nanonood eh. Okay. So dun sa mga ano pala, sa mga nagtatawag sa aking master, wag nang master guys. Boy chamba na lang, mas magusto ko pa yun. Mas maganda pang pakinggan. Okay? Kasi pag master, parang ang galing-galing eh. Dito lang tayo sa boy chamba kasi minsan nakakachamba talaga tayo. No? Madalas pa lang chamba natin. So, yan ha. Wala tayong mic ngayon kasi nakidayo lang tayo. So, hinang natin ito. Kung mapapansin nyo, nakatanggal na oh. Mamaya ako napapakita yung piyesa na yan. So, testerin ulit natin itong simula. Kung nagbago. Balik tayo sa diode. 0.7. Wala. Oh, 0.2 na guys, oh. Huhuli na, 'di ba? Ang bilis. So kung ganyan, okay na 'yan kasi parehas na sila dito sa mga nagsimula, ay sa sumusumula. Sa mga kasama niyang transistor. 'Yan, oh. Mali-mali na naman tayo. Oh, so saksak natin, tingnan natin 'yung picture kung magbo-blue pa. Hindi muna natin papalitan, guys, kasi may paliwanag nga diyan ng mentor ko eh. Sabi ng mentor ko, kapag cancer na, pwede mo nang tanggalin. Huwag mo nang balik. Kaya tinanggal ko na siya, hindi ko pa siya binalik. Pero papalitan natin yan. Pero tingnan natin yung picture. Ayun na guys, oh. Ang ganda na, oh. Ayun. Ang linaw na guys, oh. Nahuli. Ang galing talaga. Nakachamba na naman tayo. So, hindi pa natin binabalik yan, guys. Ngayon, tingnan natin yung voltahe. Voltage tayo. Pakita natin, naka-voltage tayo. So, tingnan natin yung voltahe ngayon. Kanina, hindi pantay ito. O, oh, yan ah, may 144, 133. Naglalaro yan guys kasi nagbabago-bago ang kulay dyan sa harap. So, merong 143, 124. So, kung napansin nyo guys, itong 70 kanina, tumaas na ng 130 plus, oh. So, kaya maganda na yung picture. So, sana mayroon kayo napulot na idea kung paano siya hanapin ng sira ng ganito. Then, babalikan nga natin yung technique ng iba na... old style natin ng pagre-repair. Kasama rin to sa mga technique ng basic na step, pero mas mabilis yung ginawa natin kasi nag-ground tayo doon. So, patayin ko muna. So, tingnan natin yung basic step kung uubra. Yan. So, magda-diode tayo, syempre. Then, i-check natin yung transistor. Ang bawat transistor, guys, ay mayroong 0.6, 0.7, 0.5. So, tester natin. Ayun, oh, 0.5. Base emitter collector, 0.6. O, tama. Dito sa kabila, 0.5. Wala na yung camera.
0.6. Okay, good. Tingnan nyo rin dito sa kabila. 0.6. Oh, nga pala, hindi pa lang natin naibalik. May balik pala natin to para masaya. Para makita natin yung old step natin kung kakanak, kung mahanap. Oh, ito. Dito na tayo. Tapos na natin to. Good ng tester dyan eh. So, ito. 0.6. Oh, good oh. Di ba? Hindi mo mahuhuli pag dito ka nagte-tester. Di ba? Paano mo siya mahuhuli? Ganito ang gagawin mo. Ganyan. O, diode pa rin guys. Then, mag-ground ka dito. Then, te-testerin mo isa-isa. 0.6. Wala. Boom. Short. Dapat hindi short yan. Kasi ito yung isa na good. O, tingnan nyo ha. 0.7. Wala. 0.2. O, diba? Layo dito sa kabila. Boom. Huli na. So, sana meron kayo napulot na idea. Hanggang sa muli guys. Maraming salamat sa mga nagtiyagang nanood sa aking video. Hanggang sa muli. Paalam. Peace out. Okay guys, balik tayo at ano, nakalimutan ko ipakita yung sira doon sa TV, no. Wala na yung TV kasi kinuha na nung ano, mayari, nagmamadali. So ito yung sira nung sa TV na hinang natin. So capacitor ito, isang uri ng capacitor, bahala na kayo kasi hindi ko alam kung anong uri ng capacitor to. So yan, no. So yan. So tingnan nyo sa tester, wala tayong taga-camera kaya hinawakan ko na lang, bilisan na lang natin. So dapat walang reading ito dito pag naka-diode mode tayo. So wag niyo nang sabihin bakit di ka nagkapasitor. Ang nire-read natin kung short, no. So okay. Tingnan natin. Ayan guys, oh. Nagkaroon ng reading, oh. 0.1. So sira 'yan, guys. Ang normal niyan ay walang reading 'yan sa diode, no. Okay? Oh, hanggang sa muli, guys. Maraming salamat. Sana may napulot kayo ng mga idea.